Hi guys! Kamusta po kayo? Lalong-lalo na sa ating mga friends at viewers na nasa Pinas o maging saan mang panig ng mundo ngayon. Kamusta po kayo? Kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo na pong pigilan ang inyong sarili na i-click yung subscribe button na nasa harapan ninyo at hindi ng notification bell para updated po kayo sa ating mga vlogs. Kung natutunghayan niyo po ang ating series dito sa ating YouTube channel, Investing 101, pinag-usapan po natin noong mga nakaraang linggo tungkol sa MP2 Savings Program ng Pag-IBIG, ang mga frequently asked questions, computations, at dividends ng mga ito. Ngayon din ang pag-create ng account ng inyong virtual Pag-IBIG. At recently lang, pinag-usapan po natin kung paano mag-enroll ng inyong MP2 gamit ang kanilang website. And in today's vlog, pag-uusapan naman natin at ituturo ko sa inyo kung paano magbayad o mag-send ng inyong contribution gamit ang GCash. Bago po tayo mag-umpisa, kailangan po na ang browser ninyo ay Google Chrome, Microsoft Edge, or Firefox. Bakit po ito kailangan? Nakasaad po kasi sa website ng Pag-IBIG na may mga browsers na hindi po suportado ng kanilang system, katulad na dyan ng Internet Explorer. At ang gagamitin natin ngayon ay Google. I-type lamang po ang MP2. At i-click naman po ang link na ito. At ito na po ang lalabas. Katulad lamang po nung tayo ay nag-enroll sa MP2, pumunta lamang po dito sa kanang bahagi na ito. I-click lamang po itong online payment facility. At ito na po ang lalabas. I-click lamang itong bahagi na ito para sa data privacy at i-click ang proceed. At ito na po ang lalabas. Sa mga options ng pay online na nakikita sa inyong screen, i-click lamang po ang MP2 savings. Pag na-click na po, ito na po ang inyong makikita. Makikita ang mga detalye sa screen katulad ng program type, membership category, payment method, at MP2 savings account number. Sa membership category naman, may dalawa po tayong options, local at overseas. I-click lamang po ang local. Next naman ay ang payment method. May dalawa po tayong options, isa na dyan ang credit card or debit card at ang Paymaya or GCash. So, click lamang po ang GCash. Next naman po, i-type ang inyong MP2 savings account number. Ito po yung account number na makikita sa kanang bahagi sa itaas ng inyong form. Kaya po nabanggit natin sa isa sa mga vlogs natin na isave po ang form na ito as PDF file o isulat itong account number na ito dahil kakailanganin nyo po ito every time na kayo po ay magbabayad ng inyong kontribusyon gamit ang GCash. Basahin po ulit kung ang mga ito ay tama. Kung tama po lahat, i-click na po ang verify. At kapag na-click na po, automatic pong lalabas sa mga detalye katulad ng member's name. At nung nag-enroll po tayo, inilagay natin ng desired contribution na 5,000 pesos. Kaya po ito ang lumabas ngayon sa MP2 savings. Huwag pong mag-alala, maaari pong baguhin ang amount ng inyong MP2 savings o amount na gusto ninyong ihulog sa kasulukuyan. Next naman po ang period covered. Lagi lang pong tatandaan na sa period covered, current month po ang ilalagay. Huwag isama ang mga susunod na buwan. Kumbaga, isang bagsakan po ang inyong ihulog kung kayo po ay may malaking amount ng contribution. Ibabahagi ko po sa susunod nating vlog sa mga dapat tandaan sa MP2. Sa ngayon, ito po muna ang focus natin. Nakikita nyo po sa ibaba ang convenience fee ay 5 pesos lamang po gamit itong GCash. Kaya po sa may mga account ng GCash, kailangan po may sobra ang laman nito. Dahil hindi po ito mag-go through o magiging successful if sakto po ang amount ng laman ng inyong GCash. Kung okay na po ang detalye, i-click na po ang next. At ito na po ang lalabas. Billing address and contact information section. I-type na po ang inyong address sa unang linya.
Required po na maglagay ng detalye sa billing address line 2. Sa linyang ito, maaaring ilagay ang name ng inyong subdivision kung kayo po ay nakatira sa subdivision o kaya naman po sa village o maging ang inyong barangay. Sumunod naman ay ang city or municipality. Next ang zip code. Matapos ang zip code, country naman. Next naman po ang member's mobile number. Pumili lamang po ng prefix. At ang sumunod na linya ay ang last 7 digits ng inyong mobile number. Tandaan na huwag pong lalagyan ng hyphen or dash sa 7 digits na ito. Dire-diretso po itong itatype. Ang next naman ay ang member's email address. Bago i-type ang code na nakikita sa screen, basahin muli ang mga detalyeng itinype at kung tama na po ang lahat, i-type na po ang code na nakikita sa screen. Gayahin lamang po ito. Matapos i-type ang code at i-click ang next. Lalabas po ang kumpletong detalye na inyong pinili at tinype kasama na ang merchant's reference number na makikita sa pinakababa nito. I-click lamang ang proceed. At ito na po ang lalabas. Then, i-click naman ang GCash. At idedirekta po kayo mismo sa website ng GCash na nakalink sa Pag-ibig. At i-type lamang po ang 6-digit authentication code na sinend sa inyong cellphone number. I-type lamang ito. Mayroon lamang po kayong 5 minuto pero huwag mag-alala, maaaring humingi muli ng code sa pamamagitan ng pag-click sa resend kung matapos man ang 5 minuto. Kapag na-type na po ang 6 digits, i-click naman ng next. At i-type naman po ang 4 digits na ginagamit ninyo kapag kayo po ay nag-o-open ng inyong GCash app sa inyong cellphone. Matapos i-type, i-click ang next. At ito na po ang lalabas. Ang total ng inyong babayaran o ihuhulog sa MP2 kasama ang convenience fee na 5 pesos. I-click lamang po ito. Successful po ang inyong pagbabayad sa MP2 gamit ang GCash kapag ito po ang lumabas sa inyong screen. Payment successful. Nakasaad po dito ang transaction number, payment date, payment method using GCash, at total amount. Sa kanang bahagi, makikita po ito, conveniently receive your receipts by email or SMS. Mas mainam po na ilagay ang inyong email ad imbis na mobile number upang mas madali ninyong magawa ng record sa inyong computer ang mga email ng inyong transactions kasama na itong resibo ng MP2 gamit ang GCash. I-double check po ang inyong email ad bago i-click ang arrow na ito. Receipt sent to, then email ad. Check natin kung talagang napadala na sa ating email address. Ito na nga guys, na-send na. At recently lang, hindi na po gumagana o hindi na po nakikita ang GCash na nakalink sa website ng Pag-ibig. Kaya naman po ina-advise po na kung kayo po ay may time, pwede nyo pong i-download ang mobile app ng GCash sa inyong mobile gadget at doon na lang po magbayad ng inyong kontribusyon sa MP2. At ituturo ko po sa inyo kung paano naman po magbayad ng inyong kontribusyon gamit ang inyong mobile app na GCash. Buksan lamang po ang inyong account gamit ang GCash sa inyong smartphone. I-type po ang 4 na digits o yung tinatawag nating MPIN. At makikita po sa ating screen, nandyan po ang show more. I-click lamang po ito. At sa bandang ibaba, makikita po ang lifestyle and shopping. I-click lamang po ang government. At sa government services na po na ito, may mga options po tayo at nandyan po ang Pag-ibig. I-click lamang po ito. Pag na-click na po, ito na po ang lalabas. Pumili lamang po ng selection. Meron po tayong members contribution, modified Pag-ibig to savings at housing loan. I-click lamang po ang modified Pag-ibig to savings. At i-type naman ang 12 to 20 digits ng ating account number. Hindi po ito yung MID, ito po yung account number ng ating MP2 savings. I-type naman ang amount ng ating contribution. Next naman po ang period covered from
Mas mainam po na kung ano po ang buwan ngayon, iyon po ang iyong itatype. Next naman po ay ang inyong email address. Bago po i-click ang next, basahin po muli ang mga detaling inyong tinype. At ito na po ang lalabas. Kung tama na po ang lahat ng detalye, i-click na po ang confirm. Matapos i-click ang confirm, maaari nyo na pong i-check ang inyong email address para malaman ang inyong bayad or contribution na ito ay successful. Huwag pong mag-alala kung ang inyong contribution ay hindi nag-reflect sa inyong virtual account sa Pag-ibig sa araw kung kailan kayo nagbayad. Ito po ay lalabas matapos ang 2 to 3 business days. O ayan guys, successful ang ating pagbabayad using GCash na gamit ang website ng Pag-ibig. Gayun din ang mobile app ng GCash. At sa susunod nating vlog, pag-uusapan naman natin kung paano magbayad ng inyong kontribusyon sa MP2 gamit ang Paymaya. Till next time, bye! That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trick ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trick ni Mike. Like my Facebook page, Trick ni Mike. Thank you for watching. See you again.